Kamusta kayong lahat? Biyernes na naman ngayon. So, meron tayong bagong episode ng GarageBand. At ngayong araw na to, medyo special kasi natapat na isa sa mga international holiday. Although, working from home at dahil dito sa mga quarantine na to, hindi naman natin masyadong maramdaman yung holiday. Pero today is International Labor's Day. It's May 1. So, saludo sa lahat ng manggagawa sa buong mundo. Pero what makes this vlog episode interesting is ililipat natin yung lens dun sa kabilang grupo na medyo mga interesting. Nga pala, nanonood kayo ng GarageBand. Ito yung Tagalog vlog ko. So kung nakita nyo na ako sa ibang vlog ko na nag-English ako, that's a totally separate channel. So it's for my business here in Singapore. Pero sinetap ko to recently, itong Tagalog vlog, para sa mga medyo light lang na topic, you know, walang nosebleed, sabi nga ng mga barkada ko. So, started this in January 1. So, music, life, art, and comedy. So, dun tayo ngayon sa side ng comedy dahil Labor Day ngayon. So, ang gusto ko i-discuss ngayon, ano yung 10 bagay na pwedeng gawin ng mga tambay to celebrate ang International Workers' Day, or 10 bagay na pwedeng gawin ng mga istambay para ma-celebrate din nila Labor Day or araw ng mga manggagawa. Okay, pero bago yan, konting history muna tayo. Saan ba talaga nanggaling ang pagse-celebrate ng International Workers' Day? So, dahil medyo maduguto, mayroon akong kodigo dito yung computer ko para basahin ko sa inyo. Okay, so nung May 1, 1886, yung mga union member ng sa Amerika, nag-strike sila kasi gusto nila na, parang pinaglalaban nila na dapat hindi lalagpas sa 8 oras yung trabaho. O, di ba ang saya? I think ngayon, sa panangin, hindi mo na pwedeng gawin yon kasi automatic when you work in any office, sigurado yung lagpas sa 8 oras yon. Kaya, yun. So, apparently, noong 1800s, big deal yon. Kaya, maraming grupo na manggagawa ang nag-strike. Tapos, sabi nila, hindi pwede yan. Ayun, labag sa karapatan naming pantao na magtrabaho yung kami ng lagpas sa 8 oras. O, diba? Subukan yung gawin yun ngayon. Ewan ko lang kung anong kalalabasan ng pinaglalaban mo. So, after daw nung araw na yon, after 3 days, nagkaroon ng isang malaking pagsabog sa Chicago, yung lugar, yung Haymarket Square, after nung kilos protesta na yon. So, ang daming namatay. So, ever since that day, parang na-associate talaga ang International Workers Day sa protesta, sa paikipaglaban, you know, meron ding celebration. Pero in general, nakikita natin ang May 1 as a day of protest, you know. Sa Pilipinas naman, noong 1904 daw yung unang celebration ng Labor Day, noong ginawa ng Union Obrero Democratica de Filipinas. Yan. So, obviously, under tayo ng mga Spanish, mga Spaniards nung panahon na yun. Nag-marcha daw yung 1,000 manggagawa. You know, galing Plaza Moriones hanggang Malacanang. I don't know, meron pa bang Plaza Moriones ngayon? Hindi ako familiar din. Pero, yun yung nangyari. So, international talaga, makikita natin na connected sa napakaraming pagkilos na ginagawa ng manggagawa, no? Para iparating yung hinaing nila, ano yung kalalagayan nila, ano yung in-expect nila, diba? Ano yung pwede nilang gawin or may experience. Hanggang ngayon, nangyayari yun, lalo na sa bansa natin, sa Pilipinas. At ngayon, na panahon ng quarantine, hopefully, I think, historically, masyadong mababa ngayon, walang pwede mag-rally ngayon, walang pwede mag-protesta sa daan. So, yeah, tingnan natin, i-pinospone lang nila yun or talagang hindi na siya matutuloy. Okay. Ito ngayon yung tanong, no? Paano mag-celebrate ng araw ng manggagawa ang mga istambay? Ay, meron dalawang klase kasi ng tambay. Yung isa, by choice. Parang magunaw man ng mundo, hindi ako magtatrabaho. Yun yung tambay by choice.
kakain na lang, matutulog. Meron na may isang standby na tambay na by circumstance. Ako naging tambay ako dati kasi nag-drop out ako sa college. Tapos mga dalawang taon, tatlong taon bago ako bumalik uli ng college. Pero yun, tambay din ako, pero not by choice kasi wala akong pang-aral ng time na yun eh. So yun, saka mas gusto ko mag-focus sa music eh. So ngayon, mag-focus tayo dun sa mga tambay by, ano, by choice. Kasi sila yung mga bagong bayani ng lipunan. Imagine mo, kung wala tong mga tambay na to, wala kang babasahin na masasayang comment, you know, tsaka masasayang opinion sa social media. So, bulk ng mga opinion at mga comment na nagpapasaya sa buhay natin. Pagagawa ng mga tambay na to. Kaya, saludo sa mga tambay. No? Huwag lang kayong, ano, huwag lang mag-give up. Alam mo kayo masyadong pupuntahan, nandyan lang kayo. So, ano lang tayo. No? Magpursige lang. Okay? So, ano yung mga pwedeng magandang paraan, no, para i-celebrate ng tambay yung Labor Day. Okay, meron akong 10 listahan dito. Okay. Well, again, no, nagpapasaya lang tayo dito sa channel natin. So, pero ito ay bunga ng, ano, ng likot ng pag-iisip ko, you know, as a writer, as a vlogger, as a content creator. Kasi ayun, gusto ko lang magpasaya ngayong Labor Day. So, first sa listahan ko na pwedeng gawin ng mga tambay ngayong Labor Day. Medyo complex pero you know, option, i-research niyo yung, ano, yung I Have a Dream ni Martin Luther King. Tapos i-memorize niyo yun, basahin niyo sa sarili niyo yun paulit-ulit hanggang sa ano, mag-rema, no, sa puso niyo na meron kayong dream. Then kakabasa niyo yun, di ba, baka makatulog kayo at managinip. And so yun, makakatulong sa inyo. Okay, second on my list, mag-volunteer kayo sa mga checkpoint kasi ang daming checkpoint ngayon. So, ang daming kailangan tulong, yung mga medyo siga and dating, alam mo yun, napipigil dun sa mga makukulit na kababayan natin. Yun, tulong kayo sa ano, sa checkpoint. May libre ng tinapay naman doon tsaka kape. Kaya punta lang kayo na the nearest checkpoint sa lugar. Pero make sure dala niyo yung quarantine pass niyo, okay? Okay, next. Mag-update kayo ng ano, ng biodata nyo para ano na siya, ready to submit format na. Kasi bilang isang tambay, mahalaga na updated din ang biodata mo. Kasi baka biglang magkaroon ng opening, di ba? Tapos dumating yung uncle mo, galing sa abroad o kaya barkada mo na tatrabaho na ngayon. Tapos, uy, may opening sa amin, di ba? Pasa mo na yung biodata, di ba? Ready na yung biodata mo. Kaya kahit nakatambay ka, naka-archive yung biodata mo. So, prepare mo na yun. Okay? Pang-apat. In na into ngayon, gumawa ka ng account sa TikTok. Okay? At aralin mo yung pinaka-latest na dance craze. Malay mo, mag-trending ka tulad ni ano, DJ Loon yun, di ba? At maging close ka pa kay, ano, kay Ivana. So, huwag ka mag-give up. Bilang isang tambay, marami kang pwedeng marating. Okay? Kung aalis ka na ngayon. Okay? Pang-lima. Kung may computer kayo sa bahay, mag-aral ka ng Photoshop. Hindi mo na itatanong. Maraming magagandang karir nagsimula sa Photoshop. Marami kong barkada, marami kong kilala. Photoshop lang nung araw ngayon, may mga sarili ng kumpanya, may yaman na, madami na sasakyan. Pero, yun, nagsimula lang sila sa Photoshop. So, mag-aral ka ng Photoshop, di ba? And then, pagtapos ka ng mag-aral ng Photoshop, total, bukas na yung computer mo, kami yung browser mo. Gawa ka ng tatlong account sa ano, sa Facebook. Pwede mo itong gawin ngayon Labor Day. Yung unang account mo na extra, magko-comment ka dun sa sarili mong post. Tapos yung pangalawang account mo, aawayin yung comment ng isa mong account. At syempre, kung meron kang dalawang account na nag-aaway, mahalaga, meron ka ring account na aawat. So, yun, bali tatlong account pwede mong gawin ngayon sa Facebook. Masaya yun. Tapos, yun, makikita mo, dadami yung mag-a-add sa'yo ng mga friends. Pero, huwag ka masyadong mag-expect kasi malamang puro tambay din yung mag-a-add sa'yo. Diba? And then, pang-pito. Maghanap ka ng pwedeng i-repair sa loob ng bahay nyo. Madaming hindi gumagana dyan, malamang yung electric fan nyo, linisan mo yung LEC. Kaya mabagal na yung takbo ng
elisin ng electric fan nyo, na-overpower na siya ng alikabok. You know, sobrang niyayakap na siya ng alikabok. Dito ka lang, huwag ka nang iikot. So, yun. Dinisan mo yung ano, elisin ng electric fan nyo. Pwede mong gawin yun. Okay? And then, anong number tayo? Number 8. Ito, medyo seryosong advice to. Kung tambay ka, tapos wala ka pang jowa, mag-aral ka ng tumugtog ng gitara. Kasi sabi nga, ang susunod mong love life is just one love song away. So, mag-aral kang mag-gitara, maraming kanta na madali lang ang chords. Ang pinakamadaling chords na pwede mong pag-aralan yung ano, yung Horse with No Name. E minor lang yun, tsaka G. Kaya lang, baka isipin ng girl na dinidiscard yan, mamukha siyang kabayo. So, hindi mo pwedeng magamit yun. May isa pang kanta na madali lang yung chords, yung Zombie, yun. E minor, C, G, F sharp minor. Eh, pero Zombie siya, hindi mo rin magagamit. Aralin mo na lang yung ano, yung Zebiana. Tatlo lang yung chords nun. Yung kanta ni Skastakli. Madali lang yung kayang-kaya mong kantahin yun. Tapos, kaya mo pang i-declare yung, you know, pagmamahal mo dun sa girls na nililigawan mo. Eh, just make sure, mapaniwala mo siya na siya pa rin yung baby mo, di ba? Siya pa rin yung baby mo. So, yun. Okay. Tangsyam. Malapit tayong matapos. No? Pangsyam. Mag-set up ka ng Zoom conference. Ang lahat ng tambay sa barangay nyo. Mag-uusap kayo at tapos i-capture nyo yun live. Pag-usapan nyo ang mga pinagdadaanan nyo, di ba? Ano yung mga pangarap nyo sa buhay? Ano yung gusto nyo marating, di ba? Ano yung experience ng pag-upo sa tarangkahan, ng maghapon? Umiinom lang, diba, tapos kakain. Yun, mag-Zoom conference kayo. Brainstorming kayo. Isipin nyo, anong pwede nyong gawin para yun, luminis yung ilog dun sa barangay nyo, diba? Anong fundraising para makatulong sa ano sa barangay nyo, diba? Tapos, isip kayo, marami kayong pwedeng gawin. Gawa lang kayo ng libreng account sa Zoom. Okay? So, yun, mag-video conference kayo. Lastly, ito medyo seryoso, pero bilang isang tambay, dapat naisip mo din to. Kausapin mo yung nanay at tatay mo, diba? Tanungin mo sila, Nay, Tay, bakit ganito? Sabi mo, ba't ganito ang buhay ko? Saan ba ako nagkamali? Diba? Ba't hanggang ngayon tambay pa din ako? Pero ihanda mo yung sarili mo, maghanda ka ng panyo, kasi kung maiyak ka, diba, so sasabihin ng nanay at tatay mo, diba, maraming realization na o nga no, pwede pala akong kumilos, diba? Tapos may isip mo o nga no, pwede akong magsain, diba? Pwede akong maghugas ng plato, pwede akong magwalis sa looban namin, diba? Tapos yun, pwede kong tulungan si nanay magsampay, diba? So ano, matadagdagan yung value mo sa society. So, hindi ka lang tambay. Upgraded ka na. So, ang tawag na sa'yo, tambay 2.0. Diba? Kasi wala ka pa rin trabaho. Eh. Basta, kailangan magkaroon ka ng trabaho. Pero, at the end of the day, bilang isang tambay, ang encouragement ko lang sa inyo ngayong araw na manggagawa, no? Sa bawat panahon na natitigilan ka, tapos nakikita mo lahat ng taong dumadaan sa harap mo, ikaw na lang yung stationary, hindi ka lahat sa paligid mo kumikilos na dahil nga tambay ka, ikaw yung stationary. Sana may isip mo na, ano, diba? Gusto ko rin maging part ng, ano, ng workforce. Diba? Ano din pwede kong gawin? Ano yung skill na meron sa akin? Ano yung pwede ko may dagdag, you know, sa lipunan? And in a way, you know, kikita pa ako ng, ano, ng pera. So, kayong mga tambay, di ba? Ako, dati rin ako laging tambay. Kayong mga tambay ngayon, huwag kayong, ano, kayong mag-give up. Basta, wala ka lang gagawin na labag sa batas. Walang masama sa pagiging tambay. Okay, umuintindihan ang sinasabi ng lahat ng mga nasa paligid mo. Kasi nga, dumadaan lang sila sa harap mo. Ikaw na po lang. So, kaya mo na lang silang dumaan. Basta, stay put ka lang, di ba? Yan ang mga kasabihan ng mga barkada namin ng mga tambay. Mami, stay put ka lang, pre. May mangyayari din sa buhay mo, di ba? Yun. So, sana ngayong Labor Day, sa lahat ng mga tambay, sa lipunan,
makita nyo na ina-appreciate din kayo, di ba, ng mga tao, at meron din kayong role na piniplay sa mga sa ano sa society natin, di ba? Kanino magtatanong yung mga dayo kung walang tambay, di ba? Parang saan to, kilala mo ba to, di ba? Tapos pag may nangyaring krimen sa barangay nyo, ikaw yung witness, di ba? May interview ka pa sa TV, sisikat ka nun. And then pag dumating na yung time na naisip mo ayoko na maging tambay, di ba? Okay, work hard para makaalis ka na sa pagiging tambay. Basta huwag ka lang gagawa ng labag sa bata. So, ayun, no? Maraming salamat sa panonood. Happy International Workers Day sa inyo. At sana mag-subscribe kayo. Tapos, share nyo to sa mga kilala nyo yung tambay. Katuwaan lang naman yung nagpapasaya lang tayo dito. At sana, sa mga susunod na video, nandun pa kayo. Salamat sa pagsuporta sa GarageBand.